Pero tatanda niyo po doon sa rotoli ka, ay rotoli ka na meron. Ay, ko yung aking inilaban. Kasi may medyo na encourage po ko dito. Ngayon, kung yung gagamitin ko, nagagamit sa akin ng Panginoon kung pangmantindihan ko na. Sabi po dito, Joshua, natin po nga, second class, authority, personality. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses ministering, saying, Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all the people, unto the land which I do give them, even to the children of Israel. So makita po natin dito, ito po ay pinagpili na. Sabi nga, namatay na dito po si Moses. Ipinagbili na po ni Moses ito kay Joshua. No? Ito ang gagampanin niya. So makita natin na sila yung papalit na successor. Again, sa book of Joshua ay siya po yung talagang itinalaga ng Diyos sa gagawin dito. Kinakailangan magkaroon po ng authority. No, sapagkat hindi basta-basta ang bawa ng isang nasyon. At kaya nga, ang paghawak po ng isang nasyon, kung mayroong mag-govern sa kanakalan, may backup po. At ito po sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ay, si Moses na aking likod ay patay na. Ngayon, tumindig ka. So narito po is nasabi ng Panginoon, tumindig ka, no? Tumawid ka sa Jordan. Tumawid na natin sa pagtatapos nga po ng buhay ni Moses ay natasan na po siya ng Diyos. Mismo ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng sabi nga ng ganapin ito. Upang sabi nga dito, ay makita natin kung paano ang isang nilaanan ng kapangyarihan para sa isang gaganap na tungkulin ay magawa, maganap, ng walang alinlangan. Kasi sinutusan siya ng Diyos. So kung siya mag-uutos si Joshua, meron na po siyang kapangyarihan. Susunod din sa kanya ang lahat. No? Kaya makita po natin na dito ay tandaan po natin ang pangalan Joshua si type of Christ. No? Nakita natin ang buhay na ito ay sabi nga dito ay haharap na siya sa gayong tungkulin. Ano nga ba ang sabi nga dito ang mabagat po natin accepting the new challenge in life. Tayo mga Kristiyano ay natanggapin po natin ang Panginoon ay meron tayong challenge of life. No? At hindi lang yung challenge of life. Kundi isang talagang yun na nga ang mangyayari dapat sa bawat Kristiyano. At sabi nga dito, ano ang nangyari na kinakaharap niya? Joshua, life, ay binigyan siya ng misyon ng Panginoon. Ano ba yung sabihin ng komisyon? Sabi dito, inunan ko po sa dictionary, one of the precious, sabi nga dito, I mean, a document authorizing certain duties or power. Siyempre, ito yung dokumentado na ng Panginoon na binigyan siya ng duties or power. As a synonyms, sabi po dito, appoint, authorize, charge, command, delegate, deputize, employ, empower, engage, entrust, or ordain, select. Siya po yung talagang binigyan ako ng authority para pangunahan ang Israel. So makita po natin dito, sabi ng Panginoon, go over Jordan. God is faith. No? Damakita natin na po yung
utos ng Diyos kay Joshua. And Joshua did his people. Nakita din natin ang tagubilin dito kay Joshua. At para sabi ng Panginoon, nakaroon po siya ng mission that, sabi nga, every place Joshua walked was to be given to him. Lahat ng lalakaran niya, lahat ng kanyang aapakan, ibibigay sa kanya. So yun po yung pagandang nabawat sabi dito, every place that the sign of your foot shall tread upon that I have given unto you, as I said unto Moses. So, hindi po madali ang sabi nga, ang ganapin to kung walang promise ang God. Tandaan po natin, meron po laging sinasaad ang God pagka ikakaroon po siya ng pagtatagubilin. Sa ating mga buhay, may pagtatagubilin. Ang pagtatagubilin, yung challenge of life, ang isang pagtatagubilin, unti-unti, you must grow in the Word of God. Sabi nga dito, yung kanyang commission mula sa ilang at ang depanong ito hanggang sa malaking ilog at ilog na ilogati sa buong lupain ng mga Filipino hanggang sa malaking dagat na dagat ng lulugan ng araw ay magiging iyong hangganan. So yun po yung commission. Misan, hindi natin mapaniwalaan, ito pala isang power talaga kapag binigay ng Panginoon sa iyo yan. Sa pag-aahente ng lupa, kapag binigyan ka ng pag-aahente ng lupa, o anumang klaseng pag-aahente, may komisyon ka. So dito po nagsisimula ang pagbibigay ng komisyon. At tandaan po natin, this commission is to live and conquer na inanais ng Diyos. Lalo na po yung kanaan. Ito po yung talagang sadya para matapos na magkaroon na ng pagdidibay ng lupa na kinibay na sa Israelite. Sabi nga dito, bago nga po magampanan nyo, naging ispiya siya. Nadaanan na ni Diyos ito. Makin nyo, sabi dito, he had been bounty of their good land. Napakataba ng lupa dyan. Ano ang magiging, sabi nga, ebidensya? Ang nandoon sila, nag-expire sila, ay nakita nila yung vine. Ubas. So, sa ubas na yun, kumita lang sila ng lupa. Dalawang, sabi nga, ang rami sila eh. Pero gano'ng kalaki yung mga ubas na yun? Gano'ng kataba ang naging bunga noon? Alam ko pa ninyo, gumamit sila ng tigga. Yun lang ang kinuha. Bakit? Kung titignan po ninyo, yung tigga na ganyan, may taho, may nagkukuha. Eh, dalawa lang noon, medyo mabigat na. Gano'ng po kataba ang lupa dyan na ibibigay ng Panginoon. Kaya pinaispiya sa kanila dyan eh. Pinaispiya ng Panginoon doon panahon ni Joshua. So, sa panahon ni Joshua, nung hindi pa siya nagigibuat, ay ganyan na ang nangyari. Kiniktika na. At ang nangyari? At ang nangyari ay sa pagkiniktik nila, ay nagkaroon sila ng pagkatalo. Sabi mo sa po, hindi tayo po pwede dyan. Mamamatay tayo, bakit tayo pinagdala pa rito? Sabi naman ng dalawa, si Joshua si Caleb, kaya natin dyan. Kumbaga sa Juan, ay nag-report sila ng guru para sa Panginoon. Iba kasi ang diwa ni Caleb at kaya din naman si Joshua. Iba ang espiritu. Doon nalulugod ang Panginoon. Hindi sila, sabi nga, ay
nagiging ano ba yun, pessimistic ba yun? Hindi sila negatibo. Ito yung dahilan kung bakit ay pinagkatiwala ng Diyos kay Jordan. Ay kay, ng Diyos kay Joshua ang Jordan. Go over Jordan. Ito nga sa'yo, tatang inaapakan mo, hindi na yan. Bakit niya sa kanya? Eh, siya yung mamumuno. Pamunuan lamang ang Israelite. Go there, conquer Canaan. So meron kong siya talagang positibo ang pagpinginaan. Tayo po mga Kristiyano, ano nga ba magiging positibo natin? Kung tayo po ay mga ligtas na. Huwag niyo sabihin na wala kayong sabi nga dito, go over, sabi nga dito sa Acts, punta kayo, the unreligious. Go there, magiging witness po kayo. So, ito po yung sinasabi, go over the Jordan. Lord, be my witnesses. Tayo nga ba? Sabi nga, still mercy, sa bawat Sabado, ay magkakaroon tayo ng visiting. May kayat niya ang buong, sabi nga, youth natin na walang ginagawa sa araw ng Sabado. That is, go over Jordan. Kasi, pupunta sila sa bawat tao. Mahalaga po, pumunta tayo sa bawat tao. Kahit ako'y nasa kalamba, nandoon, nabibigay ng tracks. Kung saan tayo nandoon, gagamitin tayo ng Panginoon, pumunta tayo. Gamakit na natin yung komisyon. Anong maging komisyon nyo? Kung nagagawa nyo na, alam nyo naman, may reward yan. Hindi nga lang dito pa. So, makita natin ang komisyon, nandoon. Number two, conflict. All leaders would face the conflict. Kahit ang ating pastor, may conflict. Lahat po tayo may conflict. Pakikipagbaka. Si Paul meron pakikipagbaka. Lahat po ng 22 apostol ay may pakikipagbaka. Pagamat si Joshua ang naging pakikipagbaka niya ay major problem kung paano papasok sa Jericho. Okay? Itatawirin sila ng Jordan River. Merong utos ng Diyos dyan. Pagtawid sa Jordan. Pagtawid sa Jordan, merong mga priest na aapak doon sa ilog. Walang aapak doon basta kung priest lang. Ang aapak noon, kung ano ang ginawa ng Panginoon doon sa Red Sea, ganun din mangyayari, mahahatid. Nasa itaas yung pag-alos. Gamarin na natin, nakapunta sila doon sa Jordan. Jordan ay sa Jericho, nakita natin doon, babasahin nyo, nakita natin doon, inutusan silang pagkubin yun. Walang lalabas, walang papasok. So there is a conflict. Sa pamamagitan noon, walang conflict lamang ng katayan. Pero ibang conflict, ang conflict na yun ay isang bagay na ang Panginoon ang nakikipagbaka doon. Susundin lang nila yung mga kautusan. Ang conflict na yun ay pangungunahan ng priest. Dala-dala ang kabaan. May kanya-kanyang pakaka ang bawat priest na yan, pito. Huwag silang hihiyaw. Hindi sa tagubinin, sa loob ng 6 na araw, gano'n ang gagawin, diligid sila doon sa Jericho. At sa 7 araw, sa kapalaan sila diligid at sabay-sabay na hihiyaw. There's a conflict. And what about the conflict of Christian? The conflict of Christian is conflict with the world.
ano ba yun? Nas. Sabi nga rin, makita natin, sino man ang nagiging kaibigan ng mundo ay kakawin ng Diyos. That is talking to the world. Kaibigan niyo ba ang inyong mga siguro kaibigan nga. Kasi kapag ka nawala ang inyong cellphone, hinayang na hinayang. Pag nawala, pa, bilhin mo ako ng bagong cellphone. Pinag-bago mo ako ng bagong cellphone. So, yung technology niyan ay balik tayo sa technology. Yung technology niyan ay gawa ng mundo. At pa dito, the conflict sa atin nga ay ibig sabihin na yan ay don't love the world. Don't lust. Huwag yung nasahin, huwag yung pitahin. Pero ito naman ay hindi magtatagal. Don't lust. So makita natin yung conflict. Conflict with the flesh, meron din. Yun nga sinasabi natin na kung kayo po ay nagkaroon na nga niyan, hindi ko alam paano pa rin nagkaroon ng conflict with the flesh. Minsan, tumingin lang kayo sa babae, kakasaran na kayo. Ang mga kabinataan natin dito, tiyak yun. Yung mga babae naman, meron din. Ano nga ba yung conflict with the flesh sa kanila? Artista. Mga artista na kung saan nagiging idolatry. Mga artista ang kinaugalingan ang ating mga kabataan. So, conflict with the devil. Number three. Conflict with the devil. Nakita natin, sabi ng Ephesians 6:10-18, put on the whole armor of God para po tayo makaiwas dyan. Breastplate of righteousness, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which the word, sabi nga dito, is the word of God. So ito yung kailangan. Maraming conflict. Akala lang natin, yung nasa isip natin ay hindi conflict. Yung mga hindi pa nababaptize, ano nga, ba't urong sulong? Hindi pa nababaptize, sumanggap na sa Panginoon, paano yung tatanggap, pinasusunod kayo ng Panginoon? Kinakailangan po yan. Kasi ako noon, nahihirapan din ako ng desisyon magpapaptize. Kasi conflict. Susunod ba ako sa Panginoon o hindi? So makita natin dito yung mga conflict na yan. Paano magaganap natin yan? Sabi nga sa James 4:7, submit yourself to God. And sabi nga rin, resist the devil be you pray from you. Yun lang ang paraan. Kaya, ang ating buhay ay puno-puno ng conflict. Sino magsasabi sa atin na ang conflict sa inyong utak ay kaya niyong labanan? Wala. Kasi ito ay muog. Pero yung puso natin, ay nandiyan ang Panginoon. Katunayan nga, ay tayo ay tinatakan ng banal na Espiritu Santo. Nang tanggapin natin ang Panginoon sa salita ng pagligtas. Kaya na ang conflict sa ating buhay ay very, very, very difficult. Sabi nga ng resulpat, Christian is very difficult. Bakit may conflict?
mangyayari na nangyari. Napalis yung conflict na yan. You always pray. Wala mo pang paraan. Hindi pray, pray, pray. Kung magaganap po natin yan, matatanda po yan, no? Prayer time, may nagaganap pa. Alam niyo mga kapatid, walang ibang kaparaanan na buhay natin palabanan ng pagkukuli prayer. Sabi nga, ayaw doon ako nabasa na kung paano ang isang buhay ng tao ay nangangailangan ng prayer. Kasi yung tao, talaga bang nasa iyo, Panginoon? Kung nasa sa iyo, Panginoon, alam nyo, kahit nga yung pagpapanayas ng demonyo, makapagpapanayas kayo ng demonyo. Pero bakit hindi makapagpanayas? Eh kasi, baka nakakbay. Kaya sabi nga, tayo mga Kristiyano ay binigyan ng authority. Satan cannot control you outside of your will. He cannot do anything without your cooperation and consent. Kinukonsinti natin eh, nakikipagkaisa pa tayo eh. Eh paano malalabanan yung demonyo niya? Kaya nga sabi, your willingness to engage in battle doesn't mean that the battle is not waging. It just mean you are going to lose. So makita natin na your unwillingness to engage battle. Kinakailangan talaga ang bawat Kristiyano yung nakikipagbaka. After all, ang Panginoon is victorious. Kaya sabi sa atin, you are victorious. Binigyan tayo ng kaparaanan ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng authority. Ano ba sabi dito? Lutusan si, ng mga alagad na, ng Panginoon na si papunta doon sa ibang bayan. Sabi dito, for this land, Mark 13:34. For the Son of Man is a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servant, to every man his work, and commanded the porter to watch. He gave authority to his servant. Alam nyo, kung ang mananampalataya ay hindi nagpapadamit sa Panginoon, ayaw yung servant? Pero sabi ito, gave authority to his servant. So, makapapalayas kayo. That is your spiritual authority. No? And how do it works? Your authority works. Sabi dito, authority doesn't beg. Authority doesn't ask. Authority commands. Naalala niyo yung mga sa Peter? Papalayas ng demonyo. May instances na hindi ko papalayas. So makita natin na ang papapalayas ng demonyo ay nasa inyo rin naman. Ang kailangan lamang, you are filled with the Holy Spirit. Gave authority to his servant. Paano ginawa yun? Nangako. Authority commands. Bakit binigay ng Panginoon? Binigay ng Panginoon upang masabi natin tayong laging victorious. Jesus' own authority, he cast out demon using his authority.
He cast out demons with spoken words. Jesus had been given authority over everything. Ano pa? Nakita natin yung mga bagay na nandiyang ibinigay. Kay Joshua, ibinigay yan. Yung authority para makugkob ang Jericho. So makita natin, number three, kinakailangan sa bawat kung nakipagbaka tayo, kailangan ng courage. Joshua called for a courage, Sabi niya, be strong and courageous. No, there's a reason. Ah, sabi nga dito, meron mga rason na binibigay ang Diyos na huwag matakot. Ano nga ba ang itatakot ni Joshua? Marahil sa ipagbuha, sa Christian life, hindi matuto agad. Ayaw magbasa ng Bible. Takot. Kasi hindi ko naintindihan. Kung sa panimula ay hindi ka magbabasa ng Biblia, ikaw na tumangga. Lahat ko na hindi pagbabaptize, takot ka. Eh paano masusunod ang Panginoon? Eh kasi sabi nga, I was a beginner. Beginner naman lahat tayo eh. Nung ako yung magsimula, binigyan agad ako ng brother student. Kasi dinelegate siya. Ako yung ginawang sabi nga, o pinaka-assist. Medyo nahiya ako. Natakot ako. May responsibility na dyan eh. Pero sabi nga, be strong and courageous. Ang Bible study ka, anong kinalaman ko sa pagpa-Bible study? Hindi pa ako marunong noon. Nakasama ko si Brother Paul eh. Sa mga patay. Sa patay. Wala pa akong kalam-alam. Pero sabi nga, pag ang salita ng Diyos ang ginamit, hindi ka dapat matakot. Sabi, he had been staggering responsibility. Ganun po si Joshua. Bakit? Ang kanyang inaasari, namatay na eh. Doon siya umaasa. Bukod doon, matanda na siya. Ahawak ng tao. Baka hindi nasundin eh. Pero nahawakan niya ang salita ng Diyos. Siya yung dinelegate dyan, siya yung sinilig dyan, siya yung bitchinars. Ang pasapadali sabi, kailangan magkaroon po ng courage. Ang kailangan nga po, alam niyo yung strong, strong will, desire, ay yung courage, yun po yung lakas ng loob, yung tapang. Sa Kristiyano mo, dapat gano'n. Pagsusulwinin, walang takot kayo dapat sumuot kung saan meron yan. Kaya lang, ingat kayo, baka mapuntahan nyo yung lasingan kung nakik tumuli doon. Sa mga nagduduro, nagsisese mo kayo tutuli doon. Pero pupuntahan po ninyo, kaya kayo ito sa sense, tatakot tayo dito nga ha. Ay magdadala ng magandang balita. Magdadala ng magandang balita. You have the courage. Niligtas na kayo ng Panginoon. So, makita natin, the reason for, sabi nga, the reason for, courage. The power of God. No? The authority of God. Hawak-hawak po ninyo ang authority. Mag-solve it po tayo. Hindi po tayo, wala po tayong authority that sabi nga, to destroy this church.
kahit nga ang deacon, wala po niyan. Hindi tulungan ang pastor sa kanyang pangangasiwa. Tatuloy-tuloy sapagkat siya'y matapang lupa. Naalala kayo matapang lupa. Siya po yung talagang authority na magbibigay ng pagkain sa ating kaluluwa. Ang ating pastor, the power of God, nasa kanya po yan. Because, sabi nga dito, He abided in the Father's will. Ang paparoon ng Panginoon ay abide sa Panginoon, sa Ama, ganun din sa Ama at sa Anak, ganun din mag-aabay. So yung charis na yan, dapat meron tayo bawat isa. The presence of God. Naniniwala ba kayo presence ng God? Sino naniniwala? Amen. Sa mga hindi nagtaas, paano kayo pupunta sa position nila kung hindi the presence of God ay nandiyan? Ito naman, hindi naman ang ating ikon niya, kundi ginagamit tamang tayong instrumento. Pagpagamit po tayo. The promise of God. Napakahirap po na kikilos tayo walang promise of God. May promise naman ng God eh. Bawat ginawa natin, maliit man o malaki, may halaga sa kanya. Kahit ikaw ay dito ay naglilinis lang, namumulot ng isang dubi dyan, nakikita ko pabarami niya, hindi pinupulot. Sino ba namumulot? Bago po ulit, ako. Tersyerle. Dumi yun ha, pinagkainan. Pasipagpas, bago po ulit, kukuha na yan ng, ano, lalagpaso. Hindi ko pinupulis, bago po ulit. Pero dapat na gano'ng Kristiyano. The promise of God. Sabi ito, I'll be with you. I will not fail you. You'll forsake you. Bakit? Sabi dito, no one can remove God's love from you. Don't ask forever. Inaalis pa? O baka naman ayaw nyo nang bumanap? Eh kinakailangan ng pag-anap natin. Siyang nakakaalam ng tama at di ginaganap. Nakakasal. Everything. Sabi nga ito, lahat ng ito ay gagamitin tayo ng Panginoon. Kailangan ko lamang makita natin yung pagbibigay ng Panginoon kay Joshua. Pinagkatiwalaan to conquer Jericho. Si Mags nang doon, conquer Jericho. Si Brother Ricky, nasa bumakar, conquer Jericho. Bakit? That's the power of God. That is the presence of God. That's the promise of God. So, there is a reason to be cowed. And that reason, isang talatayan namin dyan ng Diyos, may kapangyarihan ng Diyos, may promise ng Diyos, yun po yung ninanais ng Diyos. Ang nakita natin ay si Joshua. Pero yung Christian life natin ay hindi natin makita. So makita natin, ang conclusion sa dito, let marks forward in faith. No enemy can stand against us. And our victorious Savior will lead us all the way. Thank you. Amen.